habang ang fruitfulness ng buhay natin ay nagmamanifest, ang susunod naman natin ma-experience dito ay ang stronger na relationship sa isa't isa. Amen po ba tayo doon? Pero nagsisimula ang lahat ng yon in knowing Jesus. Nung nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, at doon nagsisimula ang bunga na ating pong nararanasan, at dito nagsisimula na ma-enjoy natin ang fullness ng buhay na nais ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen po. At sabi nga po doon sa Romans chapter 5 verse 5 ay ganito, tingnan niyo po. Alam niyo kaya malimit tayo po ay natitisod. Sabi, ulitin niyo sinabi ko, natitisod. Yung natitisod, natisod ako sa small group leader, natisod ako sa pastor, natisod ako sa kapatiran, natisod ako sa small group. Ayokong umatin ng small group kasi ang mga naroon, mga hipokrito. Ang naandon ay mga mangungutang, mahilig mangutang ng pera. Ang naandon ay mga mapagsamantala. At malimit tayo matisod. Pero pag ating pong kinilala ang naibigay na sa atin ng Diyos, ang sabi po rito, tingnan niyo po sa Romans 5:5. Sabay-sabay po, basahin natin. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat. Tingnan niyo po yung sapagkat nito. Ulitin natin. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Given. Ang nakipag-isa kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, you become the temple of the Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Kung naninirahan sa atin ang Kanyang Espiritu, ito ang siyang magbibigay bunga sa ating pagkakilala kay Jesus. Nabibigo ang marami sapagkat ang inaasahan niya ay magkakaroon siya ng bunga sa kanyang sarili. Ngunit hindi tayo maaaring magkaroon ng bunga sa ating sarili. By nature, wala sa atin yung bunga ng banal na Espiritu kung hindi tayo ay nakakonect sa Kanya. Yun lang ang simula ng lahat ng yon nung tayo makakilala kay Jesus. Yun lang ang simula ng lahat ng yon ng banal na Espiritu ay pinagkaloob sa atin. Sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Okay, dito po titingnan natin yung ating simula sa inyo pong mga outlines na hawak ninyo. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, sabay-sabay. Isa pa. Okay, mas malakas pa doon. Okay, balikan mo, katabi mo, sayo mo. Hindi bunga mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Bunga ng Espiritu, bunga ng pagkakilala kay Jesus. At kung hindi mo kilala si Jesus, at kung ini-ignore mo si Jesus, sabi niya, kung kayo ay hiwalay sa akin, John 15:5, sabi niya, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng masagana. Sapagkat, sabay-sabay, sapagkat, kung kayo hiwalay sa akin, hindi siya humihiwalay sa atin. Tayo ang nahiwalay sa kanya. Pag ini-ignore natin siya, pag ina-undermine natin ang pag-ibig niya, pag hindi mo iniintindi ang kanyang salita, ikaw ay tagapakinig at hindi mo sinasagawa. Ang nakikinig, sabi ni Jesus, at hindi nagsasagawa, sabi mo sa katabi mo, lugi ka. Mas madaling intindihin, ano? Ikaw ang talo. Sabi niya, dinadaya niya ang kanyang sarili. Kahit yung ating pong natututunan, yung knowing Jesus message, kilalanin si Jesus. Bakit mahalagang kilala si Jesus? Dito magsisimula ang lahat. Kung tagapakinig, sabay-sabay po, tinan niyo po, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa,
talo ka. Dinadaya mo ang iyong sarili. Sinong gustong laging talo? Sinong gustong nadadaya siya? Ang mandaraya, wala nang iba kundi ang sarili. Yun ang sinasabi po sa Jeremiah. Ang puso ng tao ay mandaraya. The heart of man is deceitful above all things. Nadaya na ako ng puso ko. Sino po rito ang nadaya na ng puso niya? Pakitaas ang kamay. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon ay napakabuti. Ang alam niyo, ang pagkakamali natin, iwinawasto ng Diyos. Our mistakes, the sins that we have committed, does not cancel the purpose of God in your life. Kaya naparito si Jesus. Yun ang purpose ng kanyang pagkaparito. Kaya tinan niyo, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us, na ipagkaloob na sa atin. Given na. Kaya tinan niyo po, Tagalogin natin, okay? Sabay-sabay. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sa Kanyang lahat ang kapurihan pagdating ng araw. Tayo nagtagumpay sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang karangalan. Amen po. Tayo makakarating sa langit sa Kanya ang kapurihan. To God be the glory. Sapagkat hindi tayo din magagawa ang mga bagay na ito nang hindi tayo nakakonek kay Jesus Christ, ang Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya napakahalagang makita natin, tinan niyo po, bunga ng Espiritu, hindi mo bunga. Kaya napakaraming frustrated na Kristiyano. Frustrated siya sa sarili niya, frustrated siya sa manggagawa, frustrated siya sa kanyang sariling church. And they look for another church. And they encounter the same thing. Sapagkat ang lahat ng naandun ay puro tao. At lahat ng tao, all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit kung meron tayong kalaguan na kailangan natin, grow in grace and in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory now and forever. Amen. But grow in grace. Lumago kayo sa kagandahang loob ng Diyos at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesus Kristo sa Kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Woo! Amen! Wala nang iba sa Kanya. Ang aking kindness, incomplete. Hindi kompleto. Nung ako'y bago umuwi sa Pilipinas, mayroong nagpropesiya sa akin. Alam niyo, ang pagiging pastor ko ay pambihira. 3 taon pa lamang ako nakakakilala sa Panginoon. Umatend ako ng isang conference doon sa Carson, sa California. Merong conference at umatend ako. Tinawag ako ng speaker. At pagkatapos, pinatayo ako doon sa harap. At pagkatapos, inilehens ako. At nagpropesiya siya sa akin. Before the foundation of the world, I have known you. I have called you. Nung magmulat ako ng mata, nasa floor ako, first time na na-experience ko. At orang mismo, doon sa oras na yon, inordain akong pastor. Yun ang kaunahan ng kong ordination. Ang pangalawang ordination ko, nandun naman ako sa Long Beach. At mayroon naman ditong preacher na nagpo-propesya din from Texas. Inordain na naman ako. 2 na ang ordination ko. 3, gusto naman akong i-ordain na naman uli ng isang matanda na, mga namatay na, tapos nabuhay siya uli. Tapos nung panahon yon siya ay, ewan ko kung buhay pa siya ngayon. Ito yung si Bishop Gatmaitan. Hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon, pero napunta siya sa akin para i-ordain ako, gawin naman akong bishop. Eh sabi ko, ayoko na po. Hindi ko na po kailangan ng title. Kahit po ako isang pangkaraniwan lamang, ay makapaglilingkod ako sa Panginoon. At may bunga naman po ang aking paglilingkod nang wala akong title. Eh, amen po ba tayo doon? Siya ang hanapin natin, hindi ang title. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi ng propesya sa akin, ito, kakatuwa. Your kindness will lead you to failure. Yun ang sabi sa akin. Ang aking kindness will lead to failure. Why?
Ngayon ko naiintindihan kung bakit. Sapagat ang kindness ng tao ay imperfect, incomplete, impure. Ang kindness ng Diyos, kumpleto, perfect. Amen po ba tayo doon? At hindi mo maintindihan basta ang kindness ng Diyos. Actually, sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, yan ang sabi ni Yahweh. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Iba ang pamamaraan, iba ang pag-iisip ng Diyos. Kaya laging baligtad sa ating akala ang nais ng Diyos para sa iyo. Amen po. Laging baligtad. Laging hindi pareho hanggat hindi natin nakukuha ang pag-iisip ni Kristo, hindi makatugma ang iniisip natin at iniisip ng Diyos. Ang gusto ng Lord, magtiwala ka na lang sa benefit. Enjoy the benefit that I'm giving you. Amen? Ano yung benefit na yun? Yun ang grace ng Diyos. Ang ibinibigay sa atin, ang ating kailangan, hindi ang nararapat sa atin. Enjoy the benefit. Trust me and enjoy the benefit. So, palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Sa Jeremiah 31 verse 3, ito ang kindness ng Diyos. This is the way yung kindness ng Diyos nararanasan natin. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Ang ibig sabihin ng mula sa malayo, mula pa pa nung unang panahon, mula pa nung pasimula, ang Panginoon ay nag-reveal, nagpahayag o nagpakita sa kanya mula sa malayo. Itong sabi ni Yahweh, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo hanggang sa pagparito ng aking bugtong na anak na si Jesucristo. Duktong ko na yon para maintindihan natin. Okay, sabay-sabay. Okay, go. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Okay, itong sabi niya. Okay, go. Iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Okay, so English translation. The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Woo! Sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naiintindihan ng mga tao na nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, hinuhusgahan sa Matthew 9, verse 11 to 13. Okay. Tingnan niyo po yung, ang Panginoon Jesucristo, hinahanapan nila, ng katulad ng kanilang pamamaraan, na ang ginagawa nila ay hindi sila nakikisalamuha sa mga makasalanan. Ngunit, itong kasaysayan ng Panginoon Jesucristo na nagkatawang tao siya. Sa Matthew 9, verse 11 to 13. Nang makita ito ng mga parisayo, ang parisayo, yung po yung prominent o yung masigabong religious group nung kapanahonang ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. At itong mga parisayo, ito po yung mga saserdote at ang iba ay mga miyembro ng religious sect na yon. Nang makita ng mga parisayo, okay, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis, yung tax collector at mga makasalanan? Bakit siya sumasalo? Bakit siya nakiki-join in sa kanila? Sapagkat pag ikaw ay sa Hudyo, ang kaugalian, pag kayo'y magkasabay na kumain, that means friendship. Bakit ang inyong guro ay nakikipag-friends sa mga tax collector at sa mga makasalanan? Dapat hindi. Ganun ang kanilang kaugalian. Ganun ang religious practices. Dapat hindi. Baka ka ma-defile. Ganun ang kanyang religious practices. Ngunit sa verse 12, tinan niyo po. Ngunit, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ng mga may sakit. Sabay-sabay, basahin po ninyo yun. Nang marinig ni Jesus, sabi niya, ang mga walang sakit, sino nangangailangan ng doktor kung wala kang sakit? Hello, nandiyan pa kayo? Kung lahat ay healthy, lugi na ang doktor. Lugi na ang mercury.
Ang nangangailangan lang ng doktor at nangangailangan ng gamot ay mga may sakit. Ah, anong tinutukoy ng Panginoon Jesucristo? Ang tinutukoy niya ay yung pakikisalamuha niya doon sa mga tax collector at saka sa mga makasalanan. Alalahanin natin, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Sabihin niyo yung word na yun. Si Jesus ay nagkatawang tao. Okay, isa pa. Okay, isa pa po. Mas malakas. Hindi sa tao lamang. Siya ay nagkatawang tao. Para ano? Para hanapin ang mga banal. Para hanapin ang mga righteous. Para hanapin ang mga religious. No. Ang nangangailangan ng manggagamot ay ang may sakit. Tinuloy niya, verse 13. Kaya, humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, I desire mercy. Habag ang ibig ko at hindi handog, I desire mercy, not sacrifice. Sapagkat hindi ako pumarito, sabay-sabay, sapagkat hindi ako pumarito, tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga... Okay, tingnan mo ang katabi mo, tanguan mo na lang. Ngitian mo at tanguan mo. Siya na parito para sa akin. Sabi mo sa uli sa katabi mo, siya na parito para sa akin. Sino pong makasalanan? Pakitaas ang kamay. Siya na parito para sa iyo, para sa akin, sapagkat napakabuti ng kanyang kahabagan. Ang kaganyang kagandahang loob. Amen. So, tinan nyo, para natin maintindihan ang kindness ng Diyos. Number one, God is kind to the wicked. Mahabagin ang Diyos. Sino yung mga wicked? Tinan nyo po. Yung mga wicked, yung mga taong walang utang na loob. Nakamit na ba kayo ng taong walang utang na loob? Meron na ba kayong natulungan? Pinautang mo ng 99 times. Nung ika-100 beses, hindi mo na napautang, galit na sa iyo. Kinalimutan na lahat yung 99 times na natulungan mo siya. Apakawalang utang na loob. Amen ba tayo doon? Gitil na gitil kami, apakawalang utang na loob. Ganyan pa ang mukha mo eh. Galit na galit ka. Sino dito natutuwa sa walang utang na loob? Pakitaas ang kamay ng natutuwa sa walang utang na loob. Natutuwa ka sa walang utang na loob? No. Lahat tayo galit sa walang utang na loob. Dito po, sa Luke 6:35, sa halip ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. Okay. Amen po. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Sabay-sabay, basahin pa natin ito. Lakas natin. At kayo'y magiging anak ng kataas-taasan. Isa pa. At kayo'y magiging mana sa inyong ama. Kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Panahon na ba para magbago tayo ng paningin sa mga walang utang na loob? Sinong gustong magmana sa kanyang ama? Pakitaas ang kamay. Magmana sa kanyang amang nasa langit. Sinong gustong magmana? Tayo, anak niya. Sabi rito sa Matthew 5:45, upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Hindi ba ang kabutihan ng Diyos, hindi natin kayang sukatin? Tunay nga, ibang-iba ang pag-iisip ng Diyos sa ating pag-iisip. Ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos sa ating pamamaraan. At nais ng Panginoon, ang banal na Espiritong nananahan sa atin, hindi lamang ikaw vessel ng Holy Spirit. Hindi lang ikaw pinananahanan ng Espiritu. Ang nais ng Panginoon, yung bunga o yung manifestation ng Holy Spirit ay nasa iyo, ito ay magbunga ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Maluluwalhati ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ako'y tinulungan sa aking kagipitan. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Laging luluwalhatian ng Diyos sa magandang bagay na ginagawa mo. Amen po ba tayo doon? Ang karamihan, galit sa walang utang na loob. Sabihin mo sa katabi mo,
sisikapin ko na hindi ako maging ganon. Sabay-sabay. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Madali o mahirap? Kung hiwalay kay Kristo, mahirap. Kung tayo nakakunek kay Kristo, madali. Sabi niya, not by might nor by power, but by my spirit. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, kaya tayo ganun, nahihiwalay tayo sa Kanya. Sinasarili natin. Tayo nagtitiwala sa ating lakas. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanyang lakas. Amen po. Ganito po ang sinasabi sa Proverbs 3:7. Ang sabi ng salita ng Diyos, okay, doon sa kawikaan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Sabay-sabay. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. O sa ibang translation ng Tagalog, huwag mong ipanghas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen! God does not discriminate. Una, God is kind to the wicked. Pangalawa, God does not discriminate. Anong sabihin ng discriminate? Hindi nagtatangi ang Diyos. Walang favoritism ang Diyos. Hindi katulad ng pangkaraniwang magulang, may favoritism. Paboritong paborita niyo yung anak niya, nakamukhang kamukha niya. Minunal din sa pisngi na katulad niya. Hello, nandiyan ba tayo? Minunal din sa dila na katulad ng ina. Tuntawa siya doon sa kanyang mga kamukhang kamukha. Pero pag hindi naman niya kamukha, mas pangit sa ama, mas pangit sa ina, at hindi kasi nrunong, medyo hindi masyadong napapansin. Amen po. Ayaw ng Lord na tayo nagdi-discriminate. Amen po ba tayo doon? Gusto ng Lord, itinitreat natin sila ng hindi iba. Amen. Walang discrimination, walang pagtatangi. Sabi sa Romans 2, okay, verse 4. Tingnan niyo po itong word. Ito, bago sinabi, ang mga tao nanguhusga. Umpisa natin sa verse 1. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Wala kang maidadahilan. Okay, sabay-sabay. Okay, go. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng gayon. Oh, tumingin kayo sa akin. Yung paghatol natin, ayoko dun sa small group, napaka-hipokrita. Hindi ka ba naging hipokrita sa buong buhay mo? Ayoko sa tropang yan. Mga mangungutang, hindi ka ba nakapanghiram sa buong buhay mo? Hello, nandiyan ba tayo? Ayoko nung sa grupong yan, mayayapang sila. Hindi ka ba nakapagyabang? Kasasabi mo lamang? Hindi ka ba nakapagyabang sa buong buhay mo? Ayokong sumama doon. She is sexually immoral. Nasisigurado mong pure ang isipan mo sa tuwina. Kaya sabi rito, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibasa, ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng gayon. Natisod ka sa small group dahil sa ugali ng small group leader, ganun ka rin. Natisod ka sa pastor dahil ang pastor ay ganun ang pananalita, ganun ka rin. Wala ka bang nasaktan? Hello, nandiyan ba tayo? Nakikinig pa ba kayo sa akin? Sa buong buhay mo, wala ka bang taong nasaktan? Yan ang buhay natin. Bisan tayo nasasaktan, bisan tayo ay nakakasakit. Sino sa inyo nakasakit na ng kapwa niya? Pakitaas ang kamay. Oh, pagpalain kayo ng Panginoon sa ayo, inyo pong pakikipag-isa sa akin. Napakabuti ni Lord. Amen. At dito, ituloy po natin. Okay, verse 2. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos. Laban sa mga gawa niyon.
Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Sabi niyo, napakabuti niya sa akin. Isa pa, lakas natin. Napakabuti niya. Palakpakan po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen! Yan ang kamanghamanghang kahabagan ng Diyos. Yang kanyang loving kindness. We do not deserve the kindness of God. Pero siya ay mahabagin sa atin. He's kind to all of us. Kaya ito po yung fruit ng Spirit na nasa sa atin. At kung tayo hiwalay kay Kristo, wala tayong bunga. Kung ini-ignore natin si Kristo, walang bunga ang buhay natin. Sapagkat kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. At nais ng Panginoon, ang pagkakilala natin sa Kanya ay hindi maging unfruitful o barren sa wikang Ingles. Hindi niya nais na tayo maging baog. Nais niya tayo ay mamunga. Nais niya tayo ay mamunga, manganak. Nais niya tayo ay magpakarami, ng mapuno ang sanlibutan ito ng mga taong makadiyos. Amen. Kung meron tayong magandang illustration ng kabutihan ng Diyos sa atin, dito po sa Luke chapter 10, verse 25 hanggang 37, may iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Bakit lumapit kay Jesus? Bakit lumapit kay Jesus yung scribe? Ang iskriba, yung taga-sulat ng Bible, walang imprenta. Sulat kamay. Aya, eskriba, ini-scribe. Yun ang ibig sabihin ng eskriba. Kaya dumadami ang mga Bible gawa ng mga eskriba. So ano ibig sabihin nun? Ang eskriba, dahil sa dami na ng kanyang naisulat, ang tingin mo parang memorize niya ang Bible. Pwedeng memorize mo ang Bible pero hindi mo ito may apply. Amen ba tayo doon? Maraming memory verse pero hindi may apply. Ang importante, mai-apply natin sa ating buhay. Kaya yung iskribang ito, lumapit kay Jesus upang subukin. Guro! Yun ang sabi niya. Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus. Ano yung nakokopya mo na naisusulat mo? Iskriba eh. Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo ron na tinatranscribe mo? Okay? Sumagot siya. Tumugon siya. Alam lang iskriba, sabi niya. Ng buong puso, ng buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Okay. Tanungin niya yung inyong katabi. Nagawa mo na bang ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas? Nagawa mo na ba yan? Sino ang makisig na nakagawa noon? Buong puso, ang puso mo, buong puso, hindi hatay ha, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. At ang ibigin mong iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sino ng Christian Church ang nakagawa noon? Maging yung scribe, tinanong ng Panginoong Jesucristo, para ikamalitas, ano ang question? Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan para ako'y maligtas? Para ma-experience ko ang eternal life? What must I do? Anong kailangan kong gawin para ako magkamit ng buhay na walang hanggan? Magjo-join ba ako sa Holy Trinity Bible Church at magpapabautismo kay pastor para ako maligtas? Magjo-join ba ako sa isang religious na grupo at pagka ako'y kasama ng kanilang kalipunan, ako'y ligtas? Yung mga kailangan kong gawin? Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Okay.
Verse 28. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo. Yan. At mabubuhay ka. Meron bang mabubuhay isa man sa atin? Kung sabihin ni Jesus, yan ang gawin mo. Mabubuhay ka. O, kasabihin mo sa katabi mo, hindi ko kaya yan. Okay? Walang tao. Kung hindi, hindi na sana siya namatay sa cross. Hindi ko kaya yon. Okay, ngayon, sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, kasi nasukul siya eh. Si Jesus ang gusto niyang subukin, pero siya ang nasubok. Para lumabas na hindi kahiyahiya, tinanong niya uli, eh sino naman ang aking kapwa? Sino kapwa ang iibigin ko gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili? Samagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungo sa Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. Ang saserdote ay priest o pare, yung kapanahunan nila, ang tawag ay saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis, umiwas, okay? At nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita. Ang levita naman po, yung nagsiserve sa church, na hindi na ito nagtatrabaho. Kaya lamang siya kumakain at natutustos ang kanyang pangangailangan, eh sa pamamagitan ng pinagkakaloob sa kanya ng church. So ang pagkain niya galing sa church, ang sinusuot niya galing sa church, yung benefit na yon, ibinibigay ng church sa kanya. Hindi na siya nagtataw, full-time siya nagsiserve kay Lord. So dumaan din ang isang Levite. Ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, nilagyan ng benda. At saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay, panuluyan, yung parang maliit na hotel, maliit na panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukod siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay. Panuluyan, sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan yan, babayaran ko ang kahustuhan niyan sa aking pagbabalik. Ngayon, sabi niya, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanya? Ang tanong eh, sino ang aking kapwa? Ngayon, hindi ang sagot ay sino ang kapwa. Ang sagot ay papaano ka makikipagkapwa. Hello, nanyo ba tayo? Si Lord ay full of wisdom. Napakaraming mga tanong sa kanya, ang sagot niya ay malayo doon sa tanong. Pero ang kahulugan ng tanong, na andun ang lalim ng ibig sabihin. Amen po. Papalakpakan nga natin muli ang Panginoon. Amen. Woo! Sa kanyang lahat ang kapurihan at karangalan. Sino ngayon sa palagay mo nagpakita sa kanya pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag. The one that showed kindness, that showed mercy. Nagpakita ng habag sa kanya, tugo ng iskriba. Sino, sinabi sa kanya ni Jesus, ito, sabay-sabay, humayo ka't, isa pa. Okay, isa pa, mas malakas. Meron ditong 4 na karakter. 4 na karakter ng tao. Una, yung thief, yung magnanakaw. So, yung magnanakaw, yung robber, ito yung selfish and hostile. Ang pangalawa, the priest and the Levites. Ito po yung indifferent. Okay? Amen po. Ang pangatlo, yung priest at saka Levites, meron din silang pag-uugali na legalistic. Okay? At ang ika-4, ito yung Samaritan. Ito po yung nagbigay ng kindness, ito po yung nagpamalas ng compassion. May compassion siya. Amen po. Ngayon, tingnan niyo po.
Dito makikita natin ang napakaraming katuruan sa atin. Meron tayong walong bagay na titingnan dito. Dito sa verse 33, ang makikita po natin dito, siya ay nagkaroon ng kahabagan. Pero bakit ang maraming tao ay walang kahabagan? Ito po ang nakita natin dito sa in example ng Panginoong Jesucristo. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya ay nagkaroon ng compassion. Nagkaroon siya ng kahabagan. Okay? Amen po ba tayo doon? Pag ating naririnig itong message na ito, ang Bible ay parang salamin, parang mirror. Nakikita mo ang iyong sarili. Tingnan mo sa apat na uri ng ating four different types of people natin titingnan ngayon, maring ikaw ay isa doon. Kahit ang message na ito ay magpapabago ng iyong pananaw tungkol sa iyong sarili. Magpapabago ng iyong pananaw sa mga taong nakikitaan mo ng diferensya sa kanilang buhay. Nakikitaan mo ng pag-uugaling para sa iyo ay katitisuran. Amen po ba tayo yun? At ikaw ay nawawalaan ng pag-asa sa taong yon. Maring anak mo yon, asawa mo yon, kapatid mo yon, o kapatiran mo yon, small group leader. It doesn't matter. Maring ako. Hindi ako exempted. So ito yung robber, ito yung magnanakaw, ito yung thief. Selfish. So yung taong ito ay hostile. Ibig sabihin dito yung hostile, ito yung taong ito ay marahas ito, gagawin niyang lahat para makuha niya ang kanyang gusto. Alam niyo ang problema sa mga selfish? Ito, yung po sa James chapter 4 verse 1, sabi nito, saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sarili, sa inyong mga sangkap, sa inyong members ng inyong katawan? Yan ang issue, ang talagang issue, ang pinagmumula ng away at alitan, ito yung desire for pleasure na nasa ating sarili. Yun ang pinag-aaway, yun ang ating, yun ang gusto nating. Ibig sabihin, kung meron kang gusto, you will do what it takes para makuha mo ito. Gagawin mo ang lahat, sukdulang nakawan mo ang gobyerno, sukdulang gumawa ka ng corruption, sukdulang ikaw ay magtinda ng drugs, sukdulang gawin mo mga bagay na hindi dapat gawin. Bunga ng selfishness, selfish, and hostility na pag-uugali ng tao. Nakukuha niyo po ako. Nasabayan niyo pa ako doon. Now, ito yung number one. Ito yung robber. Ito yung thief. Malupit. Alam niyo, ang sinasalarawan dito yung mama na ito na nanggaling sa Jerusalem ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Na nung siya ay parusahan, hinubaran siya. Nung siya ay parusahan, hiniya siya, sinuntok, binugbog, hanggat halos patay siya na nakahandusay. Amen po ba tayo doon? And people to protect the religion will do anything. At ang tao to protect themselves para ipagtanggol mo ngayong sarili will do everything. Rebellion, paninira, jealousy, yung jealousy, envy, ang lahat ng yan ay umiiral. You cannot love and be jealous with the same person at the same time. Pag ikaw ay may inggit sa isang tao, hindi mo yun may iibig. Amen. So, ito po yung pangalawa, yung pagiging indifferent. Ang pangalawa, the indifferent. Ito naman yung indifferent. Alam niyo, ang kabaligtaran ng love ay hindi hate. Ang iniisip ng mga tao, ang kabaligtaran ng pag-ibig ay pagkagalit. No. Hindi po yun. Ang kabaligtaran ng love ay indifference. Ikaw ay indifferent sa mga tao na hindi mo kamag-anak, na hindi mo kaibigan, na hindi mo karelihiyon, na hindi mo kababayan. Tingnan mo, oops, taga-Afghanistan, hindi Pilipino. Hayaan mo na lang. Diyan na lang siya sa kanyang mga kababayan. Oops, ano ba itong namatay? Iranian. Okay, hayaan na lang natin yan.
Huwag nating intindihin. Amen po ba tayo doon? Hindi mo kalahi ibang kulay. Ah, ano ba ito? Ay, incheck. Hayaan na lang natin siya. Hindi mo iintindihin. You're indifferent. Yung priest at saka yung Levite, they lack the heart of compassion. Wala sa kanya yung puso na yon na compassionate. Wala siyang kahabagan sa ibang mga tao. Pwede mong ignorin yung mga tao dahil hindi mo kaano-ano, hindi mo kamag-anak, hindi mo ka-church, hindi mo kalahi. Nakukuha niyo pa ba ang sinasabi ko? Pwedeng tingnan mo, pero lalampasan mo. Amen po. Alam niyo po yung taong indifferent, hindi naman yung nakalugmok sisipain pa niya, hindi naman ganun. Kundi yung nakalugmok, hindi siya mag-a-attempt na ito'y ibangon niya. Hindi siya mag-a-attempt na ito'y tulungan niya. Hindi siya gagawa ng step na ito'y mabigyan niya ng pag-asa at napakaraming kanyang mga tao sa iyong place of work. Sa school, sa place ng iyong pinagtatrabahuhan, sa lugar na inyong tinitirhan, mga kapitbahay. Hello, naanyan ba tayo? Napakaraming mga ganyang tao na sugatan, na inatake ng kaaway at sugat-sugatan. Nakakasabay mo yan sa tricycle, nakakasabay mo yan sa palengke na bumibili din ng ulam, na pinagkakasya na lamang niya yung kaunting pera niya. Kulang na kulang sa heart ng compassion. Amen. Tignan nyo, ito naman yung pangatlo, yung legalistic. Yung legalistic na ito, ginajustify naman niya yung kanyang pagiging indifferent, yung kanyang pagiging lack of compassion, yung sa puso niya, lack of compassion, ginajustify ng man-made rules. Napakarami niyang man-made rules. Kaya, yung man-made rules niya, yun ang legalistic o legalism na natututunan niya sa kanyang religious group. Kaya, i-justify niya ang kanyang ginagawa na walang habag sa kanyang kapwa. Na maibig niya ang kanyang kapwa. Napipigil ang nais ng Diyos sa iyong buhay na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Why? Because of selfish and hostile na pamumuno o pag-uugali. Pagiging indifferent, pagiging legalistic. Amen po? Pero itong ika-apat, this is the kind of compassionate. Ito yung ipinakita ng Panginoon na halimbawa dito sa Samaritano. Tinan niyo po. Tumingin kayo sa sandali. Hindi po ba, kung nakakita kayo ng taong sinaksak o taong nakahandusay na humihinga pa, hindi po ba kayo ay matatakot? Baka naandyan pa yung kriminal, pagbalik, baka balikan kayo. Sino matatakot? Pakitaas ang kamay. Legitimate. Ang katwiran mo, legit. Sapagat maaring naandun pa yun, maaring ikaw ay balikan. Nung minsan, papasok ako sa school. Ito yung naikwento ko na ito, hindi ko malimutang karanasan ko. Paglabas ko dun sa, ang bahay namin noon, meron kaming bahay sa Mandaluyong. At nung college kami, dun kami lahat nakatira sa bahay namin na yun. At paglabas ko dun sa may Bonnie Avenue, isang sakay lang ako doon para doon sa aking eskwelahan. So, pagkagaling ko sa trabaho, uwi muna sa bahay, bihis ng damit, tapos papasok ako sa aking school. 5:30 to 9:30, di hapon. Nakita ko yung isang mama na nakahandusay, bumubulwak ang dugo. Pagkatapos, bahagya na siya makapagsalita, nakatingin lang siya. Tapos nandun yung mga tao, pinagmamasdan siya. Nakipanood ako. Katulad ng saserdote at saka nung libita. Pagkatapos, nag-decision ako kung mahuhuli ako sa school. Dumiretso na ako sa school. Tapos nung na-encounter ko itong salita ng Diyos, hindi ko nakakalimutan. Bakit ko ba nagawa yan? Kung ako yung nakahandusay na yon at nakaganyan ako at bumubulwak at hindi na makapagsalita. Ibig sabihin, tulungan ninyo ako.
Tapos pinabayaan ka, naubusan ka na lang ng dugo doon at sukat. Dahil wala namang kamag-anak ka doon pag kami nangyari sa iyong ganun. Kung nagmamotorsiklo ka na aksidente ka, wala kang kamag-anak doon. Hello, nandiyan ba tayo? Nang minsan, manunood kami ng sine sa Pilipinas. Manunood kami ng movie. At meron uling pangyayari na merong na-aksidente na sa gasaan. At nandun siya, nakasundo siya sa dadaanan namin. Sabi ko sa nagdadrive, hindi akin yung kotse. At yung mama na yon medyo, siyempre, madugo pagka nasa sa gasaan. Sabi ko, teka muna, tigil mo. Sabi, bakit? Bababa ako. Hindi ko nakakalimutan yung naranasan kong yon. Hindi ko napalalampasin itong pagkakataong ito. Pagkatapos, meron jeep na umatras. Pagkatapos, binuhat namin yung mama, kasama ako doon sa bumuhat, isinakay namin doon sa jeep. Tapos yung mga tao na nagsakayan doon, tutulungan, hindi ko malam kung kamag-anak, pero marami na. Pagkatapos, hinayaan ko na lang na sila magpatuloy, dadali na nila sa ospital. Napakabuti ng Panginoon, nung sumunod na pangyayari, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Pag meron po tayong pagkakataon, meron ganong pangyayari sa harapan natin, titingnan mo lang ba o lalampasan o tutulungan? Hello, nandiyo ba tayo? Lalampasan mo o tutulungan? Sino tutulong? Pagkataas ang kamay. Okay, kita ka ng Diyos. Alam niyo, hindi naman mahirap yon. Alam niyo, may mga taong takot sa dugo. Pero kung kamag-anak mo yon, masasabi mong takot ako sa dugo. Kung anak mo yon, kung asawa mo yon, sabi mo, kung ikaw ay indifferent dahil hindi mo yon kamag-anak, lalampasan mo. Pero kung yon, kung ang pag-ibig ng Diyos, yung compassion ng Panginoon nasa sa iyo, because love is kind, mahabagin, tutulungan mo siya. Gagawan mo ng paraan. Amen po ba tayo doon? Amen. Marami pa akong karanasan. Merong mama doon sa may Bellamart, no, na inabot ng bagyo, na nagulantang ako, nagising ako kasi yon homeless. Natutulog doon sa gilid ng Bellamart, lumakas na ulan. Naalala kong bigla, nagulantang ako, nagising. Eh, nung panahon na yon, naandun yung anak ko, nasa kabilang pinto, bagong kasal sila ni Darlene. Kinatuko, anak, dad, bakit? Ano nangyari? Sabi ko, natatandaan mo yung mama na natutulog doon sa may gilid ng Bellamart? Sabi, oh dad, naandun yun ngayon, tingnan natin. Baka yun ay basang-basanan ng ulan. Ako, nung dumating kami, kaligkig yung mama. Matanda na siya. So, yun. Kasama ko na yung anak ko, siya ang bumuhat. Tapos pinaliguan namin ng mainit-init, yung maligam-gam na tubig, sinabon. Tuwan-tuwa siya habang bumubo siya. Gumaganon pa siya. Okay. Tapos binigyan namin ng damit na tuyo, pinainom na soup, pinakain siya, at nakatulog siya. At kinabukasan, hinanap ko yung kanyang pamilya. Siya ay anak ng isa sa mga taga-Sapa. So, naihatid namin siya. Okay? Nakukuha niyo ba ako doon? Yung ibang mga taga-Sapa, baka alam niyo yung istoryang yon. Pero yun ay hindi ko malilimutan kung papaanong yung compassion natin sa iba. Amen po ba tayo doon? Napakaraming sugatan sa yung place of work, sa school. At napakarami pang bakante rito na ang kailangan niya ay si Jesus Cristo para gumaling ang kanyang sugat. What is kindness? Ano ba ang kindness? Ang kindness ay willing to take action. Yun ang kahabagan. Pag nabuhay na sa iyo, napakarami nang nakalampas sa iyo noon. Ngayon, hindi mo na palalampasin. Tumayin kayo yung sandali. Hindi ko sinasabing kayo ay basta na lamang magbigay ng walang wisdom. Maraming mga tao will take advantage of you, pero ang Diyos, bibigyan kanya ng discernment kung niloloko ka lang. Kung nabubudol-budol ka lang. Amen po. Nag-iikot. Ang dala niyan lagi isang reseta. Yung resetang yun, 2015 pa. Umigiikot yan na laging yung reseta. Mag-iikot yan. Lagi na lamang mayroong sulat ng punerarya at nangihingi ng abuloy. Pero napakatagal na noon. Nailibing na yun ng 10 beses. Sabi mo sa katabi mo, be wise in the Lord. Ang tawag natin doon, devour. Ipapanalangin mo sa Panginoon. Amen po. Ang Kristiyano ay mabait lang. Hindi uto-uto. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang Kristiyano
mabait lang. Pero hindi uto-uto. Palakpahan natin, Panginoon. Amen. Merong wisdom. Merong discernment. Amen po. Ilang beses na akong pinuntahan ng mga mafia niya na yan, yung mga, ang trabaho ay magpunta sa mga churches. Marami na, naikwento ko na sa inyo yon, na may hawak-hawak ng mga baby na mongoloid. Na-meet ko sa binyan. Nahalata ko. Binigyan ko, pero 30 pesos lang. Para lamang meron siyang makain o huwag masayang ang kanyang oras. Abay, pag-uwi ko sa naik, dito ko naman nakita. Pinagalitan ko. Abay, ikaw na naman. Nagulat din siya. Ikaw na naman din. Be wise in the Lord. Amen? Amen. Hindi yung pagkakinig ng sermon, kaya ikinukore ko po kayo. Hindi yung pagkakinig ng sermon, ibigay mo pati sinaing mo, ibigay mo yung pangmatrikula ng anak mo. Ibigay mo. No, no. Be wise in the Lord and in the power of His might. God's kindness, hindi your kindness. Amen? Hello, nandiyo pa ba tayo? Sabi ng propesya sa akin, your kindness will lead you to failure. Napakarami kong failure na na-experience because of my own kindness. Sabi sa Colossians 3, verse 12. Okay. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo, ibig sabihin, i-practice ninyo ito, o magbihis kayo. Hindi katulad niya susuot mo, tapos ibibihis mo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yun ang ipamuhay mo. Yung luma mong pagkatao, ibihis mo ito. Ito makikita dapat sa iyo. Okay? Magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Amen po. Sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen. Sa English translation, tingnan natin. Tingnan niyo. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. So put on, ibig sabihin, ito dapat ang nakikita sa ating buhay. Kindness will take a risk. Ang ibig sabihin dito, yung panganib, because of your kindness, maring suungin mo ito. Dahil sa iyong kindness, sa iyong kahabagan. Nag-get siya po ako. Nasasabayan niyo pa ako doon. Medyo pahirap na ng pahirap ito kasi buhay mo na ang itataya mo. Medyo pahirap na ng pahirap. Without God, you cannot make it. You cannot possibly do it. Paano kung pupunta sa Balabac Island para magdala ng 25 sakong simento? Na naiwan ako ng bangka na kailangan umarkela ako ng ibang bangka. At nung umarkela ako ng ibang bangka, ganyan lang ang layo ng tubig doon sa, para mapuno, lumubog. Para lumubog, ganyan lang ang layo ng tubig. Ay yung pupuntahan ko, open seas. Tapos napag-alaman ko na yung palang Muslim na inarkel ako, hindi pala sanay sa Balabac. Kaya napaka mapanganib na biyahe. So, sabi din sa Philippians 2, verse 6 to 8. Ito si Jesus. Kahit siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sabay-sabay. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, go. Kahit siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. He was willing to take the risk because of His kindness. Maligtas lang tayo. Mapasama lang tayo sa heaven. At alam ko, ang buhay ninyo na hindi nyo alintana, you will take the risk. Magiging masunurin hanggang kamatayan. Kindness will pay the price. Hindi tinatantya kung magkano baga magagastos. Hindi. Kindness will pay the price. Amen po. Hindi niya iintindihin kung ano yun. Sisiguruhin niya, tinan niyo, yung Samaritano, sabi niya, binigyan niya ng, nung kinabukasan, nagbigay siya ng denaryo, binigyan niya ng pera, tapos sabi niya, ako yales,
Pero kung ano man ang kakulangan pa, babayaran ko sa aking pagbabalik. You will pay the price. You will not mind to pay the price. Alam nyo, you will pay the price kung meron kang ibabayad. Amen ba tayo doon? Hindi ko naman sinabi sa iyong mangutang ka para meron ka lang. Hindi ko sinasabing ganon. Alam nyo, yung mga pinagpala ng Diyos, alam ko naman na napakarami naririto ay pinagpala ng Diyos. Ang blessing na ito na tinanggap natin kay Lord, i-share natin. Amen po. Amen po. Sa Luke 12:33, tinan niyo po, sabi ng Panginoon si Kristo, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo, sinong bibigyan? Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Ang ibig sabihin dito, do what it takes para mabigyan ninyo ang mga dukha, yung mga needy. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi kukulangin sapagkat do'y walang makalalapit na magnanakaw, walang makapaninirang tanga. Yung treasure na yon ay magiging iyo forever. Matthew 6 verse 19 to 20. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Anong ibig sabihin nito? Ay, hindi ako makakapag, ano sa'yo, wala akong pera eh. Bakit walang pera? Eh, ang target niya kasi, makaipon siya ng 1 million yung taon na iyon. Kaya, wala siyang pera kasi nag-iimpok siya. Dahil yun, hindi yan kasama sa budget ko, kaya, pero kailangan buhay at kamatayan ang nakataya. Alam niyo, pag buhay at kamatayan, hindi na natin dapat pang isipin. Nasubukan ko na yung aking lifetime savings maubos. Nasubukan ko na yung bahay na ibinigay sa amin ng Panginoon, first time nagkaroon kami ng bahay na wala sa amin, na hindi namin na ipagbili. Pero nakilala ko rin si Lord kung paano niya ito ibinalik sa amin ng higit pa doon. At hindi lang yon, pati mga anak ko, pinagpapala ni Lord. Kayo man, huwag tayong matakot. Amen po. Sabi sa Luke 6:38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos. Ito yung positive. Yung isa naman, yung panghuhusga mo na ginagamit sa iba, ganun ka huhusgahan. Ito naman, itong takalan na ginagamit mo sa pagtulong sa iba, yan din ang gagamitin ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin dito, what you sow is what you reap. Sa small group, hindi ka umaattend ng small group para sa iyong sariling benefit. Aattend ka sa group para ikaw ay maging blessing sa iba. Maging compassionate tayo. Hayaan natin ang Diyos mag-move sa buhay natin. Amen po. Sabi po sa Ephesians 4, okay? Verse 28. Ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may, anong upang? May maitulong sa mga, ibig sabihin, yung mga tamad, yung mga nanggugulang lang sa iba, magnanakaw, huwag na, magtrabaho ka ng marangal para meron kang magamit, upang meron kang maitulong sa iba. Ang purpose pala ng pagkakaroon natin ay upang may maitulong tayo sa iba. Do you realize na yan ang ibig sabihin ng Christianity? Na magkaroon ng fruit. Kilala mo si Jesus? Kung kilala mo talaga si Jesus, may bunga. Amen po. Kung ikaw ay makasarili pa din hanggang ngayon, balik uli sa cross. Kilalanin mo si Jesus Cristo. Amen po. Kindness will put others first. Sabi sa Philippians 2 verse 3, huwag ninyong gawin ang anumang sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan
ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ibig sabihin po dito, huwag tayong mag-seek ng position para lang mag-serve. We don't need position. Kung sino ka man, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Huwag mong maliitin ang sarili mo, gagamitin ka ng Diyos kung sino ka man. Kindness will finish what it starts. Kung ano yung sinimulan, ito'y iyong lulubusin. Tatapusin mo. Alam niyo ba yung kugon, yung ningas kugon na salita sa naik? Uso pa ba? May kugon pa ba ngayon? Amen? Di ba? Pag sinindahan mo yung kugon, puh, ang lakas ng apoy. Pero saglit lang, puk, patay agad. Ganyan yung karamihan, ningas kugon. Magaling sa umpisa, pero hindi natatapos. Ang HTBC ay mayroong karakteristik ang church na ito. Lagi kong pinagbibili niyan pag nagmi-meeting kami nila Pastor Joe, nila Pastor Ricky. Yan, lagi pinagbibiling ko lagi. Huwag na huwag kayo magsisimula ng gawain na hindi ninyo tatapusin. Pag inumpisahan ninyo, make sure tatapusin natin. Sabi sa Philippians 1:6, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Being confident, tanya yung word na yun, no? Confident. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Kukumpletuhin ng Lord ang lahat ng yan. Kukumpletuhin din ako ni Lord. Sabay-sabay. Oh, yung kinatitisuran mo, wag mo nang katisuran. Kukumpletuhin din yun ni Lord. Yung asawa mo, na ikaw ay naiinis sa kanya, wag mo katisuran. Kukumpletuhin din siya ni Lord. Amen. Dalhin mo sa church. Sapagkat ang sinimulan ng Diyos ng magagandang bagay, kanyang lulubusin. Di ko mawapaw, walang bahala ang sinimulan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sa langit, hindi ko na ito maipagpapatuloy. I will only pass this way once. Sa buong buhay ko, minsan ko lang dadaanan to. Sa langit, hindi na ako makakapag-evangelize. Sa langit, hindi na ako makakapag-raise up ng leaders. Sa langit, tapos na ang role. I cannot raise up worshipers. Hindi na. Hindi na ako makakapag-lead ng intercession sa langit. Hindi na. I will only pass this way once in my life. Minsan. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw rin. Minsan. Ito lamang ang iyong opportunity. It is appointed for man to die once, and then after that, the judgment. Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 2 Corinthians 5:10, tinan niyo po, minsan lang, minsan, sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulan ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya nabubuhay pa sa daigdig na ito. Sabi mo sa katabi mo, minsan lang. Pag nalagot ang hininga, nasirang si Juan de la Cruz ka na. Nasira ka na. Tapos na. Masisira yung katawan mo yan, mabubulok yung katawan mo yan, tapos na ang role. Minsan lang. Hindi ko yun mapapalampas. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo rin palalampasin. Minsan lang. Hello. Saan ka aabalahin? Sa mga desire ng iyong flesh. Kindness does not seek recognition. Hindi ito yung matakaw sa posisyon. Alam niyo po ba? Sabi sa 1 Corinthians 10:31, tinan niyo ang katwiran ni Apostle Paul. Sabi niya, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat for the glory of God, sa kaluwalhatian ng Diyos. Minsan lang, sabi mo sa katabi mo, minsan lang. Huwag mong pabayaan makalampas ito sa buhay mo. Amen. Papabayaan mo ba na ikaw ay lumampas dito nang ikaw ay ganyan nung sinilang, ganyan ka pa rin pag nalagutan ka ng hininga? O
iaalaw mo ba na ang Diyos mamunga ng kindness sa buhay mo? Will you take action today? Pagtapos ng worship service, will you take action? Gagawa ka ba ng action sa iyong buhay? Are you willing to take the risk? Hello, nandiyan ba tayo? Harapin mo ba yung risk? Takot na takot maghirap, takot na takot maabala sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya. Takot na maabala. Pero napakaraming manggagawa sa church na ang buhay niya, inialay niya sa Panginoon. Now, are you willing to take the risk? Will you pay the price? Handa ka ba na yung price na ito gugulin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos? Are you ready na ang ibang tao gawin mong una kaysa sa iyong sarili? Amen pa tayo doon. Will you finish what you start? Or you will quit in the middle? Alam nyo, walang nagkukwit sa umpisa. Ang mga nagkukwit, yung nasa kalagitnaan. Ang nagkukwit, malapit na sa finish line. Naando na halos sa finish line. Pagod. Nalugmok, ito na yung guhit, nalugmok. Panalo na sana. Nagigess yung man sinasabi ko? Do not quit because you are not a loser until you quit. Huwag kang magkukwit. Ang Panginoon ay napakabuti na magbibigay sa ilagi ng lakas. Amen po. Are you willing to give the glory back to God? Ibibigay mo ba ang kaluwalhatian sa Diyos at hindi ang sarili mo lamang ang iyong titingnan? Nagsisimula ang lahat ng ito sa halimbawa na ipinakita ng Panginoong Jesucristo. Romans chapter 5 verse 5. Diyan din tayo magtapos. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin, sa Kanyang lahat, ang kapurihan. Sambitin po natin ang panalangin ito ng buong puso. Mahal na Diyos, ang pag-ibig mo sa akin ay walang kapantay. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagtatangi. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagandahang loob na ipinamalas mo sa cross ng Kalbaryo. Ako'y narito ngayon, Panginoon. Ibinababa ko ang aking buhay sa iyong harapan. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Lord, magmanifest nawa ang bunga ng Espiritu sa buhay ko. Nawa po, Panginoon, ako hindi maging tagapakinig lang, kundi ako'y taga sinasagawa ang aking mga naririnig. Ayoko pong dayain ang aking sarili. Sabihin niyo uli sa Kanya yon, Lord, ayokong dayain ang aking sarili. Salamat po sa iyong kabutihan. Ang katagumpayan ay sa iyong pangalan lamang. Ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. In Jesus' name, Amen.